Hello, FA Aspirants! My name is Daisy, your vlogger FA Aspirant like you. And for this vlog, ay magsishare ako sa inyo ng list of airlines that accept senior high school graduates, both local and international. But before anything else, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So, if you're ready, let's begin! Just a disclaimer guys, itong mga airlines na i-share ko sa inyo ay naka-freeze hiring pa for now because of coronavirus pandemic. At kaya ko rin siya i-share sa inyo ngayon para makapag-prepare kayo sa mga qualifications nila. At kapag tapos na itong pandemic na to, ay ready na kayo mag-apply. Another disclaimer, itong mga information na i-share ko ay based on factual information. Ilalagay ko yung mga link sa description box, i-check nyo na lang for their requirements also kung gusto nyo pa malaman yung ibang requirements nila and about sa airline na yun. So, meron ako ditong listahan. Gumawa ako ng listahan kasi hindi ko siya kaya kabisaduhin. At para sure din ako na yung mga sasabihin ko sa inyo ay tama. Ang first airline na nag-accept ng senior high school graduate here in the Philippines ay ang Cebu Pacific, my dream airline! For their first qualification, ang height nila ay must be at least 5'3 for female and 5'7 for male. Second is must be at least 18 years old and above. Wala na silang age limit, so kahit above 30 years old ka na, pwede ka pa rin maging cabin crew. Third is, of course, senior high school graduate and college undergraduate are welcome to apply. Next is no visible tattoos. So, kailangan kung may tattoo kayo or kung magpapatattoo kayo, dapat kapag sinuot nyo yung cabin crew uniform ng Cebu Pacific, hindi kita yung tattoo nyo. No visible tattoos means dapat nakatago siya. Next is must be proficient in Filipino and English language. Dahil kapag naging cabin crew na kayo, yung mga taong mga kasalamuha nyo sa airlines ay from different nationalities. Hindi naman kailangan na sobrang fluent ka sa pag-i-English, at least marunong ka. Next is, married applicants are also welcome to apply. So kung may mga anak na kayo at kung may mga asawa at kasal na kayo, huwag kayong madown sa pag-apply as a cabin crew kasi ina-accept rin nila yon. Next is, wearing braces are allowed. So, kung kayo ay mga nakasuot ng braces at mag-a-apply kayo, okay lang yun sa kanila only if willing kayo ipatanggal yun once na-hired na kayo as their cabin crew. Kung hindi nyo pa napapanood yung first ever vlog ko, shinare ko doon yung experience ko sa pag-a-apply sa cabin crew recruitment ng Cebu Pacific as a senior high school graduate. At nung time na yon, nung nag-apply ako, nakasuot ako ng braces. So, panoorin nyo yung vlog ko na yon. Kung hindi nyo pa napapanood, baka naman. For more updates, you can follow their social media accounts at yung website link nila. Ilalagay ko rin siya sa description box para makakuha kayo ng updates about their cabin crew application. Sa ngayon, ang way ng pag-hire nila ng mga cabin crew ay through mass hiring. Dati kasi, nag-accept sila ng mga walk-in applicants, pero ngayon, nag-stop na sila. Siguro kasi marami pang nakapila for training schedule, kaya ngayon, nagma-mass hiring lang sila. Nung nag-apply kasi ako last year, ang venue nila ay sa Robinson's Manila Galleria sa May Ortigas. So, mass hiring din yung na-attendant ko. Next airline here in the Philippines is ang AirAsia. For their first qualification, senior high school graduate and college undergraduate are welcome to apply. So, same lang sila with Cebu Pacific. Next is, can speak English and Filipino language. Next is sa height. For male, you must be at least 160 cm. And for male is 170 cm. Next is, weight must be appropriate to height. Kailangan, bago kayo umattend sa cabin crew recruitment nila, ay nakapag-check na kayo ng BMI nyo kung appropriate ba yung height sa weight nyo. Merong mga formula sa Google, you can search kung paano kumputin yung BMI. Next is, you must have an outgoing and fun personality. Sa mga napapanood ko at sa mga nababasa ko, yung mga cabin crew na nag-a-apply sa AirAsia,
meron silang talent portion. Depende sa kung anong gusto mong gawin, kung gusto mong kumanta, gusto mong umacting, gusto mong sumayaw. Basta mapakita mo sa kanila kung gaano ka outgoing yung personality mo, kung gaano ka ka-enjoyable, dahil importante yun sa kanila. Next is, you must be at least 18 years old and above. So sa AirAsia, wala na silang age limit. Same with Cebu Pacific lang. Then next is, you must have a valid passport. Unlike sa Cebu Pacific, pwede kang mag-apply sa kanila kahit wala ka pang passport. Sa AirAsia, dapat may passport ka na agad kapag nag-apply ka. And then ang AirAsia is more on mass hiring din sila. Hindi ako sure kung tumatanggap sila ng walk-in applicant, pero based sa mga nababasa ko, sa mga napapanood ko, ay more on mass hiring sila. Next is, dumako naman tayo sa international airline. So first airline ay ang Oman Air. Ang Oman Air here in the Philippines ay under ng STBDJL Human Link Incorporation. So sila ay yung agency na nag-handle ng mga Filipino applicants. Sila yung mga nag-aasikaso ng application ng mga Filipino na gustong maging cabin crew ng Oman Air. They are also accepting walk-in applicants. Hindi lang ako sure sa location nila, so you can check their website and FB page. Ilalagay ko rin siya sa description box para ma-search nyo yung location nila. Pero ang alam ko, around Manila lang din siya. For their first qualification, female must be single with pleasing personality. Hindi ako sure kung tumatanggap ba sila ng mga male applicants, pero kasi ito lang yung mga nakalagay sa website link. Sa website link nila. Next is the height. For female, must be at least 160 cm. So that is also equivalent to 5'3 inches. Next is weight must be appropriate to height. So ganun din, mag-check muna kayo ng BMI nyo bago kayo mag-apply as walk-in applicant. Next is, you must have a valid passport. Since ito ay international airline, hahanapan talaga nila kayo ng passport. Next is, they are accepting applicants with or without experience. So kung wala ka pang flying experience, pwedeng-pwede kang mag-apply. Then next is, the age requirement nila is you must be at least 21 years old and above. Hindi lang ako sure about their maximum age, pero wala naman doon nakalagay. So you can check their website link para ma-sure. And additional reminder guys, kapag mag-a-apply kayo, dapat naka-wear kayo ng magenta lipstick. Kasi yung mga cabin crew sa Oman Air, yun yung makeup look nila. And dapat smokey eye din kayo. So para talagang mukha na kayong cabin crew ng Oman Air. Kasi mas magugustuhan kayo ng mga recruiter kapag ganun yung makeup look nyo. Okay? Next international airline that accepts senior high school graduate ay ang Saudi Airlines. So ang Saudi Airlines naman ay under siya ng IPAMS agency. Ilalagay ko rin sa description box yung website link and FB page nila. For their first qualification, minimum arm reach of 212 cm on tiptoes. Sa Saudi Airlines, despite of your height, as long as you can reach the 212 cm on tiptoes, ay may chance ka na maging cabin crew nila. Next is, women wearing head covers are also welcome to apply. So kung yung religion nyo ay Muslim at required sa inyo syempre na mag-wear ng head covers, welcome kayong mag-apply. Next is, intermediate English knowledge is required since ito ay international airline. Next is, pleasing personality. Ito ay sobrang mahalaga kung talagang gusto mong maging isang flight attendant. Kailangan may pleasing personality ka. Next is, no visible tattoos or body piercing when in uniform. So, it's a no-no yan sa kanila. Next is, minimum age of 21 years old, then maximum of 30 years old. For those who have flying experience of 1 year or more with other airlines, maximum age is 35 years old. Take note of that. And then, i-add ko na rin, dati kasi, si Qatar Airways at si Saudi Gulf ay nag-a-accept rin sila ng applicants from Philippines. Pero ngayon, nag-stop na sila. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero maraming FA vlogger na nag-share kung bakit ba nag-stop talaga yung Qatar Airways and Saudi Gulf sa pag-a-accept ng mga cabin crew here in the Philippines. Siyempre, sinare ko din to kasi hindi naman lahat ng mga ka-aspirant natin dyan ay may kakayahang mag-college pa, lalo na yung mga
lack of financial talaga sa pagpapursue ng college, a piece of advice lang to my kapwa aspirants in my generation. Huwag tayong magmadali sa pag-abot ng mga pangarap natin. I-cherish natin yung life natin. Go with the flow. Mag-aral tayo dahil napakasarap mag-aral. At kapag nakagraduate na tayo ng college at may degree na tayo, mas kaya na nating tulungan yung parents natin. At yun na yung lifetime title natin, kumbaga. Kaya huwag kayong magmadali. Kung may kakayahan pa naman kayo to pursue your college at hindi naman kayo nahihirapan financially, i-pursue niyo yung college nyo kasi mas masarap yung may natapos tayo. Ibibigay naman niya ni God yung mga pangarap natin kung talagang alam niya na yun yung desire ng heart natin. Ibibigay niya yun in His perfect timing. So trust His process, trust His plan, mag-pray lang tayo palagi na ibigay niya yung dream natin, our perfect time. Kaya don't be afraid to pursue your dreams, okay? Bye, Kaspirants! See us again to my next vlog. Again, this is me, Daisy, saying that let us all dream big together.